Big J Sports TV, subscribe kayo dyan ha. Boom, boom, pow. Magaling to, pare. So, what's up mga ka-sports? Welcome sa PG Sports TV. Kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to subscribe. For today's video, mga ka-power fans, ay pag-usapan natin ang laban ng ating former world champion na si Marvin Marvelous Sonsona, mga ka-power fans, no? Yung kanyang first comeback fight na laban niya sa Cagayan de Oro, mga ka-power fans. At ito ngang laban niya ay titumimbang ng welterweight, mga ka-power fans, ay super welterweight na 145 pounds. At yung isang kalaban niya ay nag-overweight naman, at kaya si Sultan yung apelido ay ang nagsuot na malaking gloves, mga ka-sports, no, yung kanyang sinuot sa laban nila. Okay, so yun lang ating i-reaction yung kanilang laban about doon sa nangyari, no, sa laban nila nung nakaraang fight nila. So 8 rounds yung schedule fight nila sa laban ni Sonsona at ni Sultan. Itong si Sonsona, mga ka-sports, ay meron siyang kartadang 20 wins at total fights niya ay 22, then 1 loss, ka-sports. And then siya ay nag-champion sa super flyweight division noong kabataan niya ng 19 years old, at siya ang pinaka batang world champion dito sa ating sa bansa natin, no, sa Pilipinas. Siya ay nakuha niya ang WBO super flyweight champion, world champion, at via knockout, mga ka-sports, no. So yun ang record niya bago siya nawala sa pagbo-boxing, no. At ngayon nagbabalik naman siya sa kanyang comeback fight, mga ka-sports. At ating pag-usapan at mag-react tayo sa kanyang last fight na ginawa doon sa Cagayan de Oro. At magbigay din tayo ng kung ano yung mga nabawas noong siya ay active pa talaga nung sa pakanyang pagbo-boxing talaga, no, mga ka-sports. So, without further ado, mga ka-sports, at itong video na papanoorin natin ay courtesy dito kay Kevin the Great TV, no. At tara, panoorin natin. Okay, round 1. Eden Sonsona ay naka-gold with white and red strips, and itong namang si Sultan, mga ka-sports, ay parang nakapang basketball lang ng shorto. So black with malaapoy na trunks. So ito, mga ka-sports, ang kanilang fight, no. Talagang tsantsahan muna, no, syempre. Yun, bumitaw ng uppercut itong si Sonsona, Marvelous Sonsona. At di ako nagkakamali, mga ka-sports, itong kalaban ni Marvin Marvelous Sonsona ay isang kapatid ni Jonas Sultan, mga ka-power fans, na isang WBO Intercontinental champion, no. Tinamaan doon si Marvin, no, sa isang straight ni Sultan. Tinamaan na naman ulit ng haribas si Marvin Marvelous Sonsona doon. Medyo kinabahan ako doon sa pagtama, at naramdaman yun ni Marvin Sonsona. Medyo bumaba ang speed ni Marvin Sonsona, no. Ibang-iba na talaga yung kanyang timbang na super flyweight, at tumitimbang siya ng super bantamweight division, dahil
nakakagalaw siya ng magandang galawan doon. So hirap siyang gumalaw sa timbang na 145 pounds LBS, no. So tinatamaan siya lang jab ng kanyang kalaban na si Sultan. Ang pamatay na knockout punch dito ni Marvin Marvelo Sosona is yung kanyang left uppercut talaga. Yan talagang nagtapos, tumapos doon sa kalaban niya na nakuha niya yung WBO title nung super flyweight division niya. So si Marvin Marvelo Sosona is isang orthodox fighter. Doon, bumita ng uppercut, left uppercut. Okay, end of the round number one. Round number two. Schedule po ito ng 8 rounds. Talagang napaka laki ng pinagbago ng galawan ni Marvin Marvelo Sosona dito sa laban na tong kanyang comeback fight. So mas maigi siguro na mas babaan pa niya yung kanyang timbang, no. Siguro maging lightweight division lang siguro kayang bumalik yung galawan niya talaga na napakaliksi. So talagang ibang-iba sa bagal ng kanyang galaw ngayon. Dahil nahabol siya at tinatamaan siya ni Sultan, mga ka-sports. At ito ang pinaka-difference dito. Ito ang pinaka pinaka mahirap kalaban, mga ka-sports, no. Yung orthodox at southpaw, mga ka-power punch, mga ka-sports, no. Dahil yun, bumitaw na ng malakas itong si Sonsona, no. At nagkabigayan na nga sila. Yun, tumama ng left, right hook at uppercut. Ayun na, naging seryoso na itong si Eden Marvin Marvelo Sonsona. Nga, balik tayo sa sinabi ko na mahirap magkalaban yung orthodox at southpaw dahil nagkakaapakan sila sa kanilang mga paa dahil pareha silang salubong ng paa. Kaya naapakan nila or naapakan niya yung paa ng orthodox at naapakan niya naman yung paa ng southpaw. Dito talaga tumatiming lang talaga itong si Sonsona at hindi pa talaga ayun, tinamaan ang uppercut. Yun yung pamatay na uppercut niya, no. Yung upper ay jab tapos uppercut. Yun yung mga pamatay na ano, na pamatay na uppercut ni Sonsona. Tinamaan doon, ang ganda ng tapa-tama doon. Boom. Umaaray si Sultan, no? Umaaray pagka bumibitaw ng malalakas na uppercut itong si Marvin Sosona. Nararamdaman agad. Boom! Tinawaan na naman ang uppercut. Sa body, yun. Natumba na nga. Ang iingatan ni Sultan dito pag tinamaan siya ng left uppercut ni ano ni Sonsona. Para naglalaro pa yung dalawa.
Okay, end of the round number 2. Yun, dinamahan ng right hook si Sansona. Okay, so yun na mga power punch ang ating clips ng video na ire-reaction natin, no? At malaki nga ang pagbabago ni Marvin Sansona sa dati niyang galawan, no? At kung makikita mo sa galaw niya dito sa kanyang comeback fight, at hindi bagay sa kanyang galaw o yung speed niya sa timbang niya. So, kailangan at pinakasuggest din naman ng mga tao doon sa comment section ni Kevin the Great, no, is babaan niya yung timbang niya. Kahit magtimbang lang siya ng lightweight division, no, so nasa 135 or junior lightweight na 135 junior lightweight, at pinaka the best na yon sa kanyang timbang, no, para makuha niya yung speed niya, dahil dito talagang nagiging mabagal yung galaw niya, no, to di tulad nung dati sa kanyang mga fight, last fight na bago siya na wala sa boxing, eh, talagang napakagalaw, napakalikot niya sa ring, no. At dito nga pagdating dito sa laban nila ni Sultan ay laki ng pagbabago. Sobrang bagal niya gumalaw. Although yung lakas at power ng suntok ay andun pa rin, pero yung kanyang bilis ng galaw sa kanyang agility is napakabagal na. At yun lang ang ating masasabi doon sa kanyang victory fight doon sa laban nila ni Sultan. At napaka gandang comeback fight yon para at makabalik siya sa mundo ng champion. At sana magkaroon siya ng break para makakuha ulit ng world title. So yun lang mga ka-sports, no, sa hindi pa nakapag-subscribe dito sa Page Sports TV Vlogs ay mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo na itong subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga sports na ipabalita natin. So yun lang, maraming salamat and good day. We'll be right back.